sana naman magandang araw sa buhay dito sa Canada. Okay, tapos na ang lockdown. Anyway, hindi naman talaga totally nagkaroon ng lockdown dito sa Canada eh. Bali, nakiuso lang kami sa mga lockdown. Hindi masyadong marami ang naapektuhan ng COVID-19 dito sa Canada. Kaya parang normal lang ang buhay. Pero yung mga ibang tao ay pinatigil sa trabaho para hindi ma-spread yung disease, yung coronavirus. Pero kami na essential workers dito sa Canada ay parang wala lang. Hindi naapektuhan. Hindi man lang kami natigil sa trabaho. At pasalamat naman kami dahil hindi kami natigil sa trabaho. Tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang trabaho namin. And today, gusto ko lang i-share sa inyo. Kung nagbabala kayong pumunta dito sa Canada, pagka naging permanent resident na kayo dito, makakapili na kasi kayo ng gusto nyong trabaho eh. Pero pagka temporary foreign worker ka pa lang, hindi ka pa makakapamili, wala ka pa ng liberty, wala ka pa ng liberty na makapamili ng trabaho na gusto mo kung sino yung employer na inapplyan mo sa Pilipinas, yun ang magiging employer mo. Huwag nyo nang balakin na mag under the table para hindi kayo mapahamak, hindi kayo mapauwi. Kasi pag napauwi kayo ng Pilipinas, wala. One-way ticket yon. Wala nang balikan dito sa Canada pagka nagkaroon ka ng hindi magandang record. Mahihirapan ka na makapunta rito sa Canada or pag minalas-malas, wala na. Hindi ka na makakabalik dito sa Canada. Kaya yun, kung naging permanent resident ka na rito or kung landed immigrant ka. Kasi kung landed immigrant ka, ibig sabihin, ultimano, ano ka nun? Permanent resident ka nun pagdating mo dito sa Canada. Ngayon, kung naghahanap ka ng trabaho, ito tip ko sa inyo, pumasok kayo bilang caretaker. Caretaker ng isang school. Katulad ko. O tinatawag nilang janitor. Bakit ko nire-recommend to? Unang-una, magandang benefits. Pagdating sa benefits, maganda ang benefits ng school kasi ito ay government. Unang-una nga hahanapin nyo sa isang trabaho ay yung benefits. Ano ba ang benefits nyo doon sa trabahong pinasukan nyo? Meron ba kayong health insurance benefit? Kasi sa health insurance benefit, nakapaloob dito yung massage, yung chiropractor, yung dental. Ang dental dito sa Canada ay hindi covered ng healthcare. Kaya pakatandaan nyo yan kasi medyo may kamahalan ang dental. May kamahalan ang dental, ang massage, ang chiropractor dito sa Canada. Kaya yung ibang mga Pilipino, pagka masakit ang ngipin, tapos hindi covered nung kanilang trabaho, yung dental, ang ginagawa nila, instead na dito sila magpabunot ng ngipin or magpaayos ng kanilang ngipin, umuuwi sila ng Pilipinas kasi ganong kamahal ang dental dito. Halos katumbas ng plane ticket mo pauwi ng Pilipinas. Magkano lang ba ang bunot sa Pilipinas? Magkano? 500? Baka pasigarilyo lang kung ipapakumpuni mo pa gagawa mo sa albularyo sa Pilipinas. Kaya yung iba umuwi na lang ng Pilipinas. Kasi sayang naman. Diba? Nakauwi ka na ng Pilipinas, nakapag-enjoy ka pa, then dun mo na ipabunot yung ngipin mo. So yan yung isang benefit. Pagka caretaker ka dito sa Canada. At magkano ba sinasahod namin? Malaki ang sinasahod ng mga workers dito, lalong-lalo na yung mga trabahong, sabihin na natin, lack of a better word, madumi ang trabaho or mahirap na trabaho, hard labor, blue collar job, mas malaki ang sinasahod ng mga
tao na naando sa line of work na ganon. Katulad ko, ang sahod ko dito, starting rate of $20. So magkano ang $20? $20 times 8 hours a day. So $20 an hour times 8 hours a day times 5 days in a week. And then times 4 in a month. And times 12 months. So in a year, umaabot ng 1 million plus ang sinasahod ng janitor dito sa Canada. Malaki na ang sahod mo. May benefits ka pa. Aba, saan ka pa, di ba? Kaya, kung maghahanap ka ng trabaho, ganitong klaseng trabaho ang hanapin mo. And bonus, pag holiday, paid holiday ka. Hindi ka napapasok, bayad ka pa. So, yun ang sinasahod namin dito. At saka katulad nito, dahil walang school ngayon, eh, wala. Medyo parang, sabihin na natin, parang naglalaro ka lang dito pag nagtatrabaho ka sa Canada. So, nag-enjoy ka na, kumikita ka pa, at hindi ganun kahirap ang trabaho. May times na mahirap, pero dahil state of the art, sabihin ko na, ang mga equipment dito, eh, hindi ka masyadong mahihirapan. Katulad nitong ginagamit ko, ang tawag dito ay yung chariot. Ito ay nagsashampoo ng floors. And then, at the same time, vinavacuum niya. So, parang 2-in-1. Nag-map ka na, at the same time, vinavacuum mo pa yung dumi dito. And then, maganda ang resulta. Maganda ang resulta ng flooring. Malinis. Kaya yun. Yun lang ang masasabi ko ngayon sa araw na to. Na masishare ko sa inyong lahat na nagbabalak pumunta dito sa Canada or kung naghahanap ka ng change of career, highly recommended ko itong trabaho ko. Okay. So, sige na. At marami pa akong gagawin. So, ulitin, kung meron kayong tanong tungkol sa buhay dito sa Canada, just leave your comments below at babalikan ko kayo. Baka gawa ko kayo ng video para sagutin yung inyong mga katanungan. And as always, more videos to come. Please subscribe to my channel if you haven't already. Okay, hanggang dyan lang. So, ulitin. Bye-bye. We'll be right back.